Oh, I've got a really bad internet right now. I mean, the internet connection is so bad. Nagwa-wonder nga ako, sabi ko, nako baka nasira na itong aming smart TV. Kasi ayaw mag-play ng YouTube. Then tinignan ko, oh, bad connection. So, while in bad connection, hanggang ngayon po bad connection pa po. Well, gusto ko po kayong kwentuhan what happened this morning. Ito po yung araw na pinakahihintay namin regarding the deal that, I used to talk here some weeks ago, no? Actually, kada vlog ko, binabanggit ko yung tungkol sa deal na yan. You know what? All of a sudden, nakabihis na po ako. Papunta na po dun sa venue, no? Biglang hindi po natuloy dahil nagbago ng isip yung kadil. Nakita ko po yung pagkadismaya ng mga kasamahan ko. Kung paano po sila nalungkot, akalain po ninyo. They got so excited regarding it and yet, dumating yung day, kumbaga ito na yung pinakaaabangan. Huy, ito na, this is it. Okay, ito na nga para malaman mo lang na hindi matutuloy, hindi po ba? So, ako po, I choose to be happy. I choose to say, Lord, you have better will than this. Hindi itong deal na ito ang gusto mo. Hindi ito yung, meron kang, at saka dito po nakita ko po yung ugali nung mga kadil ko na hindi man nanampalataya. Nandun yung yabang, nandun yung, hey, parang, como mayaman, maraming napatay yung negosyo. Kita mo yung yabang. Kaya sabi ko po sa inyo, ang mga unbelievers po, talagang kung sila ay nakatikim ng achievement, they think na yung achievement niyan ay galing sa kanilang sariling pawis or lakas. Hindi po totoo yun. Dahil lahat, sabi ng Santiago 1:17, all good things comes from the Father of Heaven, the Lord Jesus Christ. Galing sa Kanya lahat yan, di ba? At doon sa hindi pagkatuloy nung negosyo o nung negotiation, whatsoever, no? Sayang eh, sa, hindi po natuloy. Malungkot pero masaya rin. Dahil tupad na tupad yung nakalagay dito sa Bible, I forgot the chapter and the verse, Eh naman po ang ganda sa akin, maski nakalimutan ko yung chapter at saka ang verse, anong tawag dito? Hindi ko po nakakalimutan yung content. Yung puso. Many are the plans of man, but it is the Lord's will that prevails. In Tagalog, maraming pangarap ang mga tao, pero ang kagustuhan pa rin ng Panginoon ang masusunod o ang magkakaroon ng katuparan. Ha? Tignan po ninyo to. 2 months ago, this was being conceived na naging plano. And only to find out, dumating yung pinakaabangan mo and yet, boom! Kaboom! Wala. Walang nangyari. You know what I mean? According doon sa kadil, kinausap daw siya ng kapatid niya kaya nagbago ang isip niya. So it's so sad but you know what? It's the will of the Lord that prevails. Ang sama pa rin ako. Ganyan po sa Smart TV pala, no? Parang stuck lang siya without moving. Ganyan po. So yan, hinihintay ko po yung ano. I hope I can upload this right. Anyway, I can upload this. I will try my best to upload this. Para at least agad po ninyong mapanood at mapakinggan. So, gusto ko na po, ito po ang lesson sa nangyari ngayon sa amin. Kung magplaplano kayo, huwag niyong ilalagay ng buo doon ang puso niyo. Yan, may tumunog na. I hope meron na. Huwag niyong ilalagay doon yung hope ninyo, yung puso niyo. Basta kung meron kayong plano o may ginagawa kayong isang bagay, lagi niyong sasabihin, it is the Lord's will. That will prevail. It was Jesus' will prevail. Not mine, not ours. May dahilan po ang lahat. Isa pa yung nakita ko. Malamang may dahilan si Jesus. Bakit hindi niya ito inilet o hinayaan na matapos, na magkaroon ng usapin o magkaroon ng pirmahan? No.
Sabi ko, doon si isang kausap din namin, may plano ang Panginoon, much better. Palagay ko nga, sabi niya. Unbeliever po yon. Pero sa takbo ng mga pangyayari, sabi ko, tignan ninyo. Matagal na tayo nag-uusap-usap. Punta rito, punta doon, napagod tayo. After ilang months, ito tayo ngayon. Actually, March pa po ito. Ano na ngayon? June. Ikatlong buwan na po yan. And yet, ang layo, agod ka, ginagabi ka. But, importante, may journey tayong ako na, anong tawag dito? Napagdaanan. At yung pinaka-lesson, it is Jesus' will that will prevail. Diba? Huwag mong panghahawakan ng pangako ng tao. Mahirap yan eh. Huwag kang manghahawak sa pangako ng tao. Kasi, alam niyo po ba kung paano nangako itong taong ito? Siguradong-sigurado. Uy, ganito, ganyan. Uy, ganun-ganun. Para kanina, kinausap ko. Anong sinasabi? Ano nangyari? Kaya naman niyang ganun kunwari. Pero, hindi naman ganun ang sinabi ko, kapa niya. So, lalabas, sinungaling pa kami. Diba? So, sabi ko, palagay ko, hindi po yan ang will ako sa mga kasama. Palagay nga namin. Diba? Malay mo, we were just being spared by the Lord by, through, you know, siguro future catastrophe na mangyayari kapag ka natuloy yan. Nagpasalamat na rin sila sa Panginoon. Kailangan po talaga medyo talagang sa panahon ngayon, last days na po tayo, yung mga kadil nyo, kausap nyo, hindi ko mo nakangiti yan, eh parang, oh, yung pag-usapan nyo ngayon, siya pa rin mangyayari bukas. Hindi. Sabi po ng Bible, it is the Lord's will that will prevail. The will of Jesus Christ will prevail forever. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa atin pong anong tawag dito channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Especially, may mga ganitong karanasan. Please, matuto po kayo dito. Matuto po sana ng lahat tayo. Nandun na po yung pagod, nandun na yung exhausted ka. Gabi kinukulit ka itong messenger na to. Gabi, aktibo. Saan ka naman nakakita niyan? Di ba? But after, ano, ganun lang? Yes, ganun lang. Yan ang pangako ng tao. Again, may sasabihin po ko sa inyo. If you go with the promises of man, or should I say, if you go with paper, kana lang natin, paper, gamitin natin yung salitang paper, malalim na kataga ito, paper, ibig sabihin ng paper, yung mga kontrata, you know, mga kasulatan, black and white, yan. If you go with the paper, akala mo, okay na lahat. Pero sa bandang huli, mali pala. But if you go with the book of life, the Bible, yung mga mali mo, itatama niya. Kaya doon po tayo sa Bible. Sabi ng Bible, kung ano ang pangako ng Panginoon, siya pa rin noon, ngayon, hanggang magpasawalang hanggan. It's only a matter of, you know, kung sino yung pinagkatiwalaan mo. Mahirap po magtiwala sa tao. Please lang. Stop doing that. Trust in the Lord. Alam niyo po yung salitang trust in the Lord at all times. Yun ang kailangan. Trust in Jesus at all times. And I'm trusting Jesus that okay na po ang connection. Ganyan lang po talaga. Siguro it may take an hour or two. Minsan 2 hours walang internet. Gabi na nga po nagkaroon 2 weeks ago. Pero sanay na po tayo. Okay? I hope ma-upload ko po ito rito sa ating channel, Jesus My Emily. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all. Alam po ninyo ako, bawat vlog po natin, umaasa.